Pilipinas ang oras po, 6:41. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Naimbag Arabii kada kayo amin. Tama ba ako, Attorney Cam? Tama, naimbag Arabii. And of course, maayong gabi sa mga Bisaya. Yan. Magandang gabi po sa inyo. At ano ba sabi ko? Sabi ko lang, no, Attorney Cam, sorry. Alam ko lang, Diyos mabalos eh. Oo nga eh. Buenas noches sa mga amigo at amiga. Yan. Samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi dahil ito po ay parang continuation din ng ating mga previous talakayan, Attorney Cam, patungkol sa mga bumibili ng mga real estate, no, ng mga bahay, bahay at lupa, condominium units. Mm-hmm. Ayan. So ito po ay tips na din natin dahil napakaraming mga reklamo. Attorney, ayaw pong ibigay ang title namin. Mm-hmm. Attorney, delayed na po, no? Hindi delayed ang buwan ng dalaw, kundi delayed ang issuance either ng contract to sell o kaya na yun ng deed of sale o kaya naman ng title mismo. O kaya naman, ano, delayed ng turnover. Delayed ng turnover. Ayan, kahit fully paid na, Attorney Cam, or bayad na according to the agreement, ay hanggang kapag nabayaran na yung down payment, ito turnover na sa'yo. Whichever comes first, no, yung ano ba yun, yung nakasaad doon sa inyong contract to sell o tsaka yung date of payment, nagkakalokohan, Attorney Cam. Mm-hmm. No? Ngayon pa naman, kaliwat ka na ng mga development. Mm-hmm. Especially yung mga condominium units at subdivision. Ayan yung subdivision na tumutubo sa mga sakahan. O kaya naman ay condominium units sa ibabaw ng mall. O kaya ay saan pa ba? kulang na lang sa dagat eh. Oo, oh, no, ay baka magkaroon na rin tayo ng condominium units diyan sa mga floating ano, condo. Oo. Oh, oh. Mahal 'yun ha, parang hindi pa natin carry. Hindi pa natin pero carry. Sabi pero sabi nga talagang boom. Is possible. Yes. Boom na boom po ngayon talaga 'yung mga real estate na kung tawagin natin. Yung kaliliit, Attorney Cam, dito na lang malapit sa ating opisina, no? Abay 20 square meters. Mm-hmm. Kada unit. Mm-hmm. Paano mo pagkakasyahin 'yon kung 3, 4, 5 ang anak mo? Dos Kumpanyeras. Tapos hindi lang 'yan, ang dami-dami niyo doon, 3,000 kayo doon. 3,000 units, parang ang dami. Ayan, pero 'yan po ang tatalakayin natin. Hindi natin tatalakayin, Attorney Cam, yung mga proseso na mangyayari kapag kayo ay magrereklamo. Dahil nakapangako po ang Commissioner ng HSAC, Housing and ano 'yun? Human Settlement and ano tawag doon? Adjudicatory something, no? Ang isang commissioner na tutulong sa atin sa ating talakayan, no? Hindi man siya ang pupunta dito, magtutulungan po tayo ng kanyang ipapadalang abogado para i-discuss. Yan po ang aantabayanan natin on Thursday next week dahil nakapangako po siya na sasama sa atin sa ating talakayan para tulungan tayo, no? At mas malinawan pa yung mga problema natin patungkol doon sa binibili nating mga properties. Dos Kumpanyeras. Ayun, Human Settlements Adjudication Commission. Commission, ayan, yes. Diba? Ayan, isa siyang Commissioner Attorney Cam. And para tama ba ito, dati kayo o City Councilor Attorney Cam. So sasali din
may ipapadala siya dito sa atin, mm-hmm, to discuss yun. So magandang gabi and shout out po kay Attorney John Christopher sa Tanjili Mahamud. Magandang gabi po sa inyong dyan sa HSA. Dos Kumpanieras. Alam niyo po kasi kung halimbawa meron po kayong mga problema, especially yan sa mga condominiums dito po sa Metro Manila, dahil nagsibula na po ang mga condominiums kaliwat kanan. Para kabuti lang. Mm-mm. So kung nagkaroon po kayo ng problema, anything po na related po dun sa pagbili niyo ng properties, ng mga condominiums, ayan, andyan, mm-hmm, po ang HSUD, no? Oo. Dati pong HLURB. DH, at ito nga. DH HSUD. Ayan. At Department of Human Settlement or Urban Development. Yeah. Yes. Mm-hmm. Ayan. So yan po ay bibigyan pansin natin sa mga susunod na araw, dahil napakaraming dumudulog, mm-hmm, sa atin na Attorney Cam. Kanina na nga lang may tumawag sa akin habang nasa opisina, hindi lang nga lang kami magkaintindihan. Pero unang-una, no, para simulan na natin, Attorney Cam. Mm-hmm. Ay, no pala. Saan pala sila pwede magtanong? No. Sa ating mga social media platforms, hanapin nyo lamang po ang DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page. Mm-hmm. Of course, sa ating DZRH TV 4K live stream, pwede po ninyong ipadala dyan ang inyong mga questions. Except that, hindi po namin sasagutin yung mga tungkol sa proseso ng pagrereklamo, dahil yan po ay ipapasagot natin sa mga eksperto. Dos Kumpanieras. Ayan. So, simulan natin. Unang-una, Attorney Cam, importante po, ano, ito yung mga tips para maiwasang maloko ng mga developer, dahil kaliwat ka na, Attorney Cam, ang mga reklamo. Unang-unang tanong para sa kung kayo po ay nag-iisip o nagbabalak o may intention kayong bumili ng condominium unit o kaya naman, Attorney Cam, ay ng house and lot, especially sa subdivision, Attorney Cam, ano, sino po ba yung developer? No? Are you transacting with a developer? Sino po ba ang developer? Kasi, Attorney Cam, importanteng malaman mo, ano ba yung reputasyon ng developer mo? Ito ba ay lisensyadong developer? Mm-hmm. But wait, there is more. It's not enough na lisensyado siyang developer. Kasi, Attorney Cam, napakaraming mga developer na nagkaroon ng mga projects. Pero ang sinasabi po ng batas, kanya-kanyang project, kanya-kanyang lisensya. No? Mm-hmm. Hindi isang, kumbaga, isang lisensya for all. Mm-hmm. No? Halimbawa, may proyekto ka sa Cavite, kailangan siya ng separate na lisensya. Mm-hmm. No? Doon sa proyektong yun. Kung may project siya sa Bulacan, ay dapat meron pa rin siyang separate na lisensya doon sa Bulacan project. Dos Kumpanieras. Ayan, tandaan nyo, di ba, yung nabanggiti pa niya rin, Cavite. Pinakasikat na nangyari nung January, kung saan merong mga buyer po, no, na scam ng real estate dyan po sa Cavite. At ang sakit lang sa loob, dahil yung iba po ay yung mga OFWs pa po natin na nagre-ready sana ng kanilang titirhan, mm-hmm, pag-uwi nila dito. Kasi yung mga kamag-anak nilang pinag-ano nila dito, yung pinag-aasikaso. At hindi lang yon, yung mga iba din na akala nila magkakaroon na ng sariling bahay, yung pala isang malaking scam, mm-hmm, di ba? And sakit nun, paano pag nag-part ways ka na ng iyong pera? Yes. Dahil hindi ka nag-exercise ng due diligence. Mm-hmm. Of course, next question would be, ito ba ay pre-selling? Ayan. Andun yung danger kapag pre-selling, Attorney Cam. Ano? Siyempre, unang kilala mo na yung developer, mm-hmm, may lisensya siya, legit, no? Maganda ang reputasyon. Ano ba ang ginagawa? Is this pre-selling, RFO, o existing na yung project? Mm-hmm. No, yan. RFO is ready for occupancy. Mm-hmm. Usually, Attorney Cam, itong pre-selling ay higit na mas mura. Ilang porsyentong mura ito? I don't know. Ikaw ang merong mga ganito, mm-hmm, Attorney Cam. Mm-hmm. Higit na mas mura ito kumpara doon sa nakatayo na. Yes. Itong kapag ka pre-selling, Attorney Cam, mag-groundbreaking pa lang. Wala pa ito ni isang, kumbaga lupa pa ito, mm-hmm, nakatiwangwang. Saka pa lang sisimulan, saka pa lang bubungkalin para i-ready yung lupa. No? Ito ay mas mura, pero siyempre, unang tingnan niyo pa rin yung reputation ng developer. Meron ba itong history na napasok na tapos na ng mga projects? And of course, you have to check with dating HLURB, with DHSUD, mm-hmm, at tingnan niyo din yung sa korte, ano, kung baka naman ito ay may mga record na, no? Meron pala itong mga napendeho na, naloko na ng mga buyers. So, pwede po ninyong i-check para at least, no, kahit pa paano, meron kayong panatag ang loob nyo na maglalabas kayo ng pera, malaki ang chance, wala namang masama sa pagiging sigurista. Correct. Dos Kumpanieras.
tingnan nyo po, ano, ito yung malalaman ninyo doon sa mga lugar kung saan located ang proyekto. Yan. And Atty. Cam, ang LTS, license to sell. Kailangan na mayroong license to sell ang developer para doon sa specific project na yon. At naka-indicate din doon sa license to sell or LTS kung kailan ang completion or target na completion ng proyekto. Dos kumpanyeras. Dahil hindi po dapat na lumalagpas doon sa naka-indicate doon sa license to sell. Ayan. Kaya pag yung mga developer, pag may client silang lawyer, ay talagang nangingimi sila eh. Parang dadalawang isip kung kukunin ba. Kasi sabi nila, pag mga lawyer daw ang mga kliyente, ang dami daw mga hinahanap, ang daming mga requests, ang daming mga demands. Eh, ganun po kasi. At kahit hindi po kayo abogado, ugaliin na hinga ng sapat na dokumento para naman hindi masayang ang inyong investment. Correct. Oo. Dugo at pawis ng pinupuhunan natin, hindi naman tayo nagdi-deal ng drugs para makabili ng mga property. Totoo yan, diba? Panyera. Dos kumpanyeras. Take note po na without license to sell mula sa DHSUD, no? Eh hindi po sila maaaring makapagbenta, no? Makapagbenta ng unit, no? O ng kung ito ay condo o kaya ay ang tawag doon doon sa mga subdivision. Ayan. Dos kumpanyeras. Para maigi rin panyera na bisitahin nila yung lugar. Oo. Kasi minsan minimit lang kayo ng mga agent tapos papakita lang yung parang yung kanilang mock project, di ba? At nasa mall, ang ganda-ganda. Impressive. Kaya sa mga opisina nila, ito ang ganda. Kanilang mga brochure, napakaganda. Yun pala, isang malaking scam, di ba? No? Plano pa lang. No? Ni hindi pa nga nila pagmamayari yung lupa. Yung property, yung pa, no? Diba? Pagtatayuan ng unit. Kaya marami pong nai-scam eh. Yan. Tsaka take note po, yung ang lisensya ay for every project, not for every developer. Mm-hmm. So, di ba, kailangan, yung dito sa atin, napakaraming proyekto niya na Atty. Cam, hindi yung isa lang. So, again, kada proyekto po ay iba-iba ang lisensya na binibigay ng DHSUD. Dos kumpanyeras. Segway ko na rin, panyera, no? Isama natin siguro yung mga, kaya naniniwala yung mga bumibili, no, ng mga property. Kasi minsan, itong mga scammer na to, gumagamit ng mga influencers, mga artista, diba? Kung saan lalaki pa ng billboard, diba, na ginagawa. Pag ikaw nagkaroon ka ng billboard, Atty. Cam, siguraduhin mo. Totoo yan. Hindi po pwedeng peke. Kasuhan ka namin. Kaya yun, no, sa mga influencers din natin, make it sure na i-double check din. Basta tanggap lang tanggap ng pero, yung pala scammer na. Scammer. Napasali ka pa. Kasi minsan talagang nadadamay sila. Kasi po naniwala kami dahil si ganito, siya po yung naging endorser. Hindi, naniwala ka lang sa pera. yung endorser pala. Naniwala lang si influencer sa pera. Correct. Dapat nag-check. So double check. Bahagi ng due diligence. At ganoon din sa mga mag-endorse. Ayan, double check din since talagang yung publiko ay talagang naniniwala kapag kayo ang nakapronta, di ba? Totoo. Anyway, Atty. Cam, magko-commercial daw muna tayo dahil sumisenyas na ang ating technician. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, si Kenneth Arevalo, Hilaria Pagunuran, Daniel Escobar Gael, Enriquez Fiesta Martorial, Jesus Capule Sambarios, Kael Enriquez, and maraming iba pa. Gayun din, nanonood sa atin, Carly Acelo, Atty. Cam. Batiin mo na. Si Nanay Vita, ganun din si Papa Will, si Mama Sinta, at si Nanay Connie Savira Catanduanes. Yes. Magandang gabi po. And of course, Aunt May, magandang gabi sa iyo dyan sa Hong Kong. At lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong, magandang gabi po sa inyo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam po, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam po, Cheryl Adami Molina. Attorney Cam, alam daw ni Aunt May kung sino yung artista na yon. Kilala mo Miss Aunt May? Oh, kilala ko din yata.
yun. Diba, nabanggit siya nila kay Deo Makalma. Ang daming nanawagan dito, Atty. Cam, no? In fact, nagpatulong pa kami, there was one time, nagpatulong pa kami sa isang senador para magkaroon ng investigasyon, although hindi kami pinansin. Sumagot lang sa akin yung senador, nag-text lang sa akin, pero hindi naman niya pinagpatuloy. Pero napakaraming na-scam yung isang developer, Atty. Cam. Dos Kumpanieras. Anyway, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, ano? Parang ang saya-saya mo sa TV. Anyway, check daw natin din kung yung lupa where the condo is to be built, erected. Erected, inisip ko pa. Kung saan itatayo yung condominium. Bakit? Baka kasi alam mo, Atty. Cam, may mga pagkakataon na hindi pala yung developer ang may-ari noong condo, yung lupa kung saan itatayo yung condo. So paano maging arrangement? Lease ito. So ano, gaano kung lease ito, ibig ba sabihin habang buhay maglilease? Mm-hmm. Tapos paano yung ownership ng common areas. Mm-hmm. So, magandang tingnan din po natin ito kasi Atty. Cam, ngayon, doon sa revised corporation code, alam mo yung lifespan or buhay ng isang corporation perpetual na. Opo. Hindi kagaya dati na hanggang 50 years lang ang buhay ng isang corporation. Ngayon, no, pwede ng wantusawa. Mm-hmm. In perpetuity talaga. In perpetuity. Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, paano ang mangyayari doon sa lease? Mm-hmm. In perpetuity. Perpetuity din ba ang lease, no? Tsaka dati kasi, Atty. Cam, di ba, ang lifespan, ang buhay ng isang condominium unit ay hanggang ilang taon lang. Oh, 50 years. Mm-hmm. Eh, paano yun? Ano mangyayari pagka nagbayad ka dyan, tapos nagbayad ka, ikaw pa rin nagbabayad ng emilyar. So, ano mangyayari doon sa mga naging investment mo doon? Kapag, halimbawa, na-demolish na, so tapos na ba yun? Uh-huh. Kapag nasira na, so tapos na, wala ka ng ari-arian, di na sayang ang investment mo. Eh, buhay ka pa. No? Uh-huh. Ang intention mo sana, doon ka titira hanggang sa pagtanda. Kaya ka kumuha ng condominium unit. So, paano nang mangyayari doon? Dos Kumpanieras. At kailangan din pong malaman ninyo kung yung property ba na pagtitirikan or yung project na ito, baka naka-mortgage. Dahil ang problema, Atty. Cam, kapag naka-mortgage, paano yung release ng titulo? Yung tinatanong ni, sino ba yun, Atty. Cam? Si CCT? Yung tinatanong niya about CCT, certificate. Si Daniel Escobar ba yan? Yata, yung Condominium Certificate of Title. Mm-mm. So, paano mai-issue kung nakamortgage ang property? Mm-mm. Kasi malaking problema ito at ito yung common na problema ng ating mga kababayan. At kung paano gagawin, hahabulin ito, i-discuss natin on Thursday. Dos Kumpanieras. By the way po, ano, pwede po ninyong i-check, no? Kasi nakalagay naman doon sa inyong contract to sell yung title ng property, yung detalya ng title. So pwede po ninyong i-check yan kung ito ba ay naka-mortgage. At kung naka-mortgage ito, meron ba itong clearance? Mm-hmm. Kasi subject ito ng mga kondisyon, Atty. Cam, because there is a law that says na within 6 months, no, from the release of title, dapat ay ma-issuehan ng title, dapat ay ma-release ito doon sa owner, dun sa buyer, no? So halimbawa ikaw, pagado ka na, fully paid na. Magandang gabi po muna sa mga taga SSS. Mabuhay ang hindi mga suplado. Anyway, Atty. Cam, so going back, no? Kapag pagado ka na, yes. Dapat ma-issuehan ka na ng title. Mm-hmm. Ay, ang problema itong si Daniel, si Daniel, eh, ilang taon na. Mm-hmm. No? Napakatagal na. Ayun, diba? Nga, sabi sa kanya, when should be the CCT or Condominium Certificate of Title for condominiums be given to the unit owner? It's been 4 years since the unit has been fully paid to a well-known developer. Diba? Ganyan ang problema. Yan. Common problem ng ating mga kababayan. No? Sa amin po, no, basta ang proseso po niyan, yung sinasabi ni Panyera dapat, na within 6 months ma-issue sa inyo, kukunin niyo po yan. Kung yan po ay ikinuha niyo po dahil sa banking institution, financial institution, doon niyo po kukunin yung titulo kasi nasa kanila po yung titulo. Mm-hmm. At pag nakuha niyo po yung titulo, syempre may babayaran lang po kayong minimum fee. May binabayaran, yes. And then pati afterwards, yung certificate ng release ng mortgage. Yes. That is kung ikaw ay doon sa banko. Mm-hmm. Pero kung sa developer, Atty. Cam, ayun yung problema. Oo. Kaya maganda talaga kapag yung mga banko, alam mo kung bakit?
dinodouble check mismo ang mga bangko, mm-hmm. tinitignan kung may papel ba yan, mm-hmm. o nasa na yung ano yan, yung certificate of title, ganun. Mm-hmm. Kasi kung bagado ka na at ma-issue na ng bangko yan, once na makuha mo yan, dediretso mo na sa registry of deeds yan, ipapakancel mo yung mortgage, and then pagkatapos niyan, punta ka ng LRA, i-issuean ka ng bagong certificate of condominium certificate of title. Yun ang proseso. Ang problema, Attorney Cam, merong mga buong condominium, buong proyekto ang nakamortgage. Pati ang lupa. Naku. So hindi ngayon ma-release, no? Yun ang problem. Hindi ngayon ma-release dahil ang sinasabi, 'di ba, hindi mo naman pwedeng i-tubusin ang isa-isa lang, no? Lalo na kung ito ay iisang buo. At wala pang individual title, yun yung magiging problema nyo. Nako po. O, diba? So yung nagiging malaking problema. Although, iminamandato po sa PD 957, no, na dapat ay within 6 months, ma-release. No? Within 6 months from the issuance of title, ma-release ito sa buyer. Ayan. Dos kumpanyeras. Kakiba din panyera, no? Siguro, pag halimbawa, ikaw ay okay na, no? Nakatayo na, nakatira na doon. Minsan, may problema sa unit at alam mo ba, panyera, iba ang mag-aasikaso kapag interior or internal problem. Pag exterior, iba pa rin kasi may mga condominium unit po na pag umuulan, panyera, mm-hmm. ay binabaha. O kaya naman may leakage sa CR, mm-hmm. dire-diretso yung lahat ng at leakage. At kapag ka-turn over ito, Attorney Cam, hindi mo agad ito, yes. Hindi mo agad ito malalaman. Bakit? Turnover, halimbawa, hindi naman tag-ulan. Yes. Summer season, walang ulan. Tama, no? Yun. Pag-init. Tapos, in-turnover mo na, na-inspect mo. Siyempre, okay. Hindi naman siya basta-basta malalaman kung may leak ito na yung sa naked eye mo lang. Mm-hmm. So, kahit pa anong inspect mo dyan, hindi mo rin ito malalaman. Maliban na lamang kung paliliguan mo ang buong building. Diba? Diba? So, kapag katag-ulan, no, doon na lalabas ang mga problema. And of course, ito ay applicable din kahit sa subdivision. At mas marami pa ito, Attorney Cam, na babakbak ang simento. Mm-hmm. Ilang buwan ka pa lang doon, aba, bakit bumibiyak-biyak na ito? Mm-hmm. No? Yung wall mo, bitak-bitak na, pati yung ano mo. Kisami mo, panyera, parang dami ng mga ano, yung nagbabrown na. Bakit ganun? Oo, diba? Kasi may leak nga. Mm-hmm. Dos kumpanyeras. Kaya nga dapat ay na-check natin. At hindi tayo basta-basta pumipirma ng waiver. Usually, pag turnover, papipirmahin ka ng waiver. Pero i-assert nyo po na kumbaga itinanggap nyo, na under protest, mm-hmm. na bibigyan pa rin kayo ng pagkakataon na kung sakasakali may makita kayong problema, ayusin pa din nila because hindi lahat ito, ay wala ka namang kakayahan. I think kahit ang engineer, Attorney Cam, walang kakayahan na i-check kung ito ay may leak. Kung halimbawa ay summer nyo, na turnover sa inyo, mm-hmm. 'di ba? Tapos ilagay niyo doon, no, kung ayaw niyo under protest baka makita. Ad cautelam, 'yan, with reservation. With reservation. Oh, nire-reserve niyo pa rin yung karapatan niyo, 'di ba? So ito po yung mga mahahalagang bagay, no. Next na tingnan din natin kasi yun nga, kung naka-ground lease, mm-hmm. magiging owner ba kayo later on? Co-owner ba kayo ng entire lupa na lang kapag ka-dinimolish yung condo? Kasi hindi pa naman tayo agad mamamatay, hindi ba? Maaring lumang-luma na, dilapidated na yung structure, gigibayin, i-demolish, yes. mag-set up. Paano magiging arrangement sa lupa? Mm-hmm. You should be a part owner kung yes. ito ay hindi ground lease, mm-hmm. di ba? Kasi kung nilease lang yung lupa, paano na? Mm-hmm. Lalo ba, paka-check po yung tenga ninyo, pag malaki po tenga nyo, mahaba na ang buhay po. Ikaw mahaba ang buhay nyo. Gusto nyo dyan sa condominium na yan, why not? Diba? Mm-hmm. Yung mga amenities, enjoyin nyo. Ayan. Pati maganda rin malaman, Attorney Cam, ano ba yung lifespan ng korporasyon? Yes. Oo. Ito ba ay hanggang 50 years lang? Mm-hmm. Paano na? Mm-hmm. Kasi ano may mga pagkakataon, Attorney Cam, ano, nakbagaman at kumbaga ang bumubuo pa rin ng homeowners association, ang nagmamanage pa din ng condominium, ay ang developer, lahat 'yun fully occupied na, pero ang developer pa rin ang nagmamanage, kaya yung interest ng mga homeowners, yun ang nagiging problema pa din. So dapat matingnan din po ninyo yan, masilip din po ninyo. Dos kumpanyeras. Anyway, Attorney Cam, yung mga detalye po for other concerns, like saan kayo pupunta and all, madidiscuss po natin on Thursday. Pero there's an Unbank Resolution Number 8, Series of 2021. Ito po yung function, detalye ng function ng HSAC.
yun, Human Settlement Adjudication Commission. Uh-huh. Ayan. Dos Kumpanieras. Attorney Cam, unahan mo na. Oh, ito may nagtanong po, oh. Attorney Rina, Attorney Cam, si Miss Rosa po ito, itatanong ko lang po yung problem namin. Nakabili po kami ng condominium ng boyfriend ko, pre-selling. After 2 years po, ang turnover, nakalagay din po ito sa aming contract to sell, pero na-delay po yung pag-turnover. Meron po ba kaming habol for damages? Ayan. Ito po yung mga nag-habol for damages. Ang sagot po dito, meron po. Pero meron pong mga requirements lang po na dapat din yung pong syempre patunayan. Unang-una, meron pong tiyak na obligasyon kung kailan dapat i-perform. Kunyari, demandable na po siya. Kung sinabi niyang 2 years, anong eksaktong date sinabi sa inyo? Nakasulat ba dun sa inyong kontrata? And then, nabigo, no? Patunayan niyo na nabigo ang debtor's obligation na hindi binigay sa inyo, hindi tinurn over, at syempre dapat nagdemand po kayo. Mm-hmm. Ayan, nagawin nila ang obligasyon. At kapag halimbawa nagdemand kayo at nabigo pa rin silang gawin ng obligation after demand, that's the time na makakahingi po kayo ng damages. Mm-hmm. Lalo pa kung halimbawa kayo po ay nag-incur na ng expenses, na nagrenta pa kayo ng condominium na iba, nagrenta pa kayo ng parking, imbis na kayo sana ay nandun na. Pero alam mo, napakahirap kumuha niya. Yung pagpaparefund nga lang, napakahirap na. Oo, diba? Pero at least meron kayong makukuha. Commissioner! Lapit tayo kay Commissioner. Magandang gabi po sa inyo. Anyway, Attorney Cam, ano? Isa po akong OFW, I'm planning to invest po. I want to know, yun po bang pre-selling ay legal po ba? Tsaka, nai-issuehan po ba yon ng LTS kung pre-selling pa lang? Ayan. Magandang question ito, Attorney Cam. Usong-usong ang pre-selling. Dos Kumpanieras. Pinapayaga naman po ang pre-selling. No? Hanggang po merong tinatawag na temporary license to sell. Dati, Attorney Cam, ito ay 6 months. Ngayon ay merong pronouncement or memo si Secretary Del Rosario na hanggang 1 taon, pero pwede mo pang ipa-extend ng another 6 months kung meron kang valid ground, no? Para din ito ay mabigyan ng developer ng pagkakataon na mag-conduct ng mga marketing activities at matest din kung viable yung proyekto. Ang problema lang dito, paano pag hindi pala viable, nakapagbenta na, di ba? Merong Department Order Number 2021-008, yung validity ng temporary license to sell for 1 year from date of release. Ayan. Ako so, po, yun po yun. Personally, nakabili kami ng condominium na pre-selling. Oh, pero tingnan nyo talaga yung yes, double reputation. Check nyo. Tsaka, sabi nga, merong advantages at disadvantages. Ang advantages nga, sabi ni Panyera, mas mura talaga. Mm-hmm. Kasi for example, ang mga condominium per unit, studio unit, makukuha mo ng pre-selling na, sabi natin 1.8. Pero pag nakatayo na siya, nagiging 2.5, mga ganon. Mas malaki. Mas mahal. Pero yan. Ang risk noon, mas mataas nga lang ang risk, yes, na magoyo ka. Kasi baka hindi pa maitayo. Mm-hmm. Ayan. Problema. Dos Kumpanieras. Attorney Rina and Attorney Ka, magandang gabi po. Meron pong nagbebenta ng mga na foreclosed na condominium. Ano po bang dapat gawin kung bibili po ako ng mga condominium na ito? Okay. Pag mga ganito po, no, foreclosed condominium, basta you just have to exercise due diligence. I-check nyo po kung halimbawa sino pong banko ang finance nitong unit, and then afterwards i-check nyo po kung meron po silang wala silang prohibition regarding sa halimbawa kung kayo po ay sasalo, no? Mm. Yung what do you call it, yung mga pasalupanyera. Mm. And then i-check nyo po kung mag-execute yung mga deed of assumption of mortgage, deed of assignment of interest, although, yes, hindi naman po pinagbabawal. Correct. Hindi po pwedeng ipagbawal ng atang mga ng developer yung ganong arrangement. Yes, kasi wala namang problema yan. Yes, ayan, so check nyo lang po yung mga requirements, application form, and dun sa mismong unit owner kung paano po yun yung settlement. So, mm-hmm, yan, pwede naman po, walang problem. Yes. Attorney Cam, before we pass for commercial, si Rostin Andre Mejia nanunood sa atin mula pa sa Davao City. Shout out po sa lahat ng mga taga Davao City and of course mga taga BARMM, lalo na kay Abdul
Radzak Sarip Mundas, dyan po sa Cotabato City. Magandang gabi din ka sa mga taga-Tayug, Pangasinan, Ivy Gutierrez and Miss Marilu. Patience is a virtue. Napupundi na si Miss Marilu sa kanyang connection. Mm-hmm. Magandang gabi din Joby Barbecho and Lou Gutierrez sa Galagalangin, Tondo, James Anthony Neal, Mami Belen Rivera, Dean Carlos, and of course, sino pa ba yung isa? Eduardo Narvaez. Magandang gabi po sa inyo. Si Sandy nanunood sa atin. Nasaan ka ba? Sandy Navarro, happy anniversary daw sa DZRH. At mga taga Torrijos, Marinduque, si Tito, yung asawa ni Tita Mili, happy birthday po sa inyo. Tita Mili Cruzado, dyan po sa Malibago, Torrijos, Marinduque. Dos kumpanyeras. Habol ko na rin. Sila Lou Gutierrez ba? Nabati na natin. Ayan. Pa. Si Rostin Mejia, nanonood sa Davao. Si Lou naman po sa Tondo, Maynila. Camarines Sur, Joe Barbecho. Ganun din po sa Cotabato City. Abdul Radzak, Sarip Mundas. Magandang gabi po. Ivy Gutierrez ng Tayo, Pangasinan. And ganun din po, no? May nagsabi dito. Ang magandang gabi pala sa Bicol ay Marhay na Banggi. Ayan. Marhay na Banggi. Ayan. DIY Tas, magandang gabi sa iyo. And Odette Oxalis, nag-celebrate ng kanilang anniversary si Syra at saka si Mike Guntan. Ito ay mga anak ni Miss Tess Solomon. And of course, happy birthday to the Queen, Tess Solomon! Dos Kumpanyeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Gampo, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Gampo, Cheryl Adami Molina. At ipagpapatuloy ho natin ang ating talakayan tungkol sa mga tips para makakaiwas sa mga manggagansyong real estate developer. Yan. Siyempre, kasama din Attorney Gampo pag pinag-usapan natin yung real estate developer, yung mga agent, mm-hmm. no, yung mga ahente. No? Kasi itong mga ahente na ito, meron silang authority. No? Kumakatawan sila doon sa developer. Kaya tingnan nyo din yung yung ID kasi baka mamaya nagpapanggap lang ito at wala namang kamalayan no, ang developer. Eh di hindi ninyo mababind ang developer. Kaya dapat meron kayo man lang ID or authority or kung ano man na pinanghahawakan mula din naman sa developer. Baka naman ay pumwesto dyan, pumwesto lang dyan sa mall. Kasi usong-uso, di ba, Attorney Cam, sa mall, dyan sa MOA, meron ganyan, doon sa PhilInvest, doon sa Alabang, meron doon sa pagpasok mo pa lang, nandun ay may mga stalls, no? Kagaganda ng mga miniature na kung ano-ano. Eh, mapapaniwala ka talaga. Actually, napatambay na nga ako dyan. Tinitingnan ko, sabi ko, kailan kaya ako makakabili ng ganito, di ba? Pero syempre, magtitingin tayo at magiging sigurista dahil pera, pagod, puyat at dugo ang puhunan natin dito. Dos Kumpanyeras. At gaya ng nasabi natin kahapon, Panyera, syempre pag magbabayad po kayo ng down payment, siguraduhin po ninyo na sa office nila. Oo. At wag po doon sa mga resibo. Wag doon sa mga fast food kung sa kayo magkikita, di ba? Mamaya diyan maano pa kayo, di ba? Mas kam mahold up pa kayo, di ba? Yes. Diba? At saka yun nga, pinakaimportante official receipt, no? Pati yung may mga logo. Saka wag na po kayo magdala ng cash. Ipa-manager's check niyo. Mas maganda. 75 pesos lang yata ang bayad pag papa-manager. 50 ba? Pagpapa-manager. Halatang nagpapaano ko, manager's check. Bakit si Ate Lucy, 75 pesos ang binayad? Anong bangko yan? May kilala ko, 50 pesos lang eh. Kay Sir ano ba yan? Kay Sir Alan? Sir Alan. Okay. Okay, Sandy, nasa Pinas daw siya. Bisibisihan lang pero lagi nakikinig sa DZRH. Thank you, Sandy. Salamat sa Sandy. Itong, nabasa ko na ba yung kay Marvin Guillam? Yung tungkol sa bumili ng condo, yung pamangkin niya, fully paid na. Eh, hanggang ngayon, 2021 daw po ito, eh wala pa ding deed of sale at title ng condo. Pabalik-balik na po ng follow-up. Pwede bang refund na lang yung pera? Ano po ang suggestion nyo? Ayan. Pwede po kayo magreklamo na doon sa opisina ni Commissioner, yung HSAC. Pwede po kayo magreklamo. Kasi kasama po ito sa jurisdiction nila, yung hindi pag-i-issue ng titulo, hindi pag-i-issue ng deed of sale, deed of absolute sale. Kasi dapat in-execute na kagad upon full payment, no? Mm-hmm. Eh, pwede po kayo, siguro pwede nyo maging option ay either i-demand nyo yung full refund with interest and damages or
hingin na ninyo yung title, specific performance, no? Hingin na ninyo yung title, mag-execute ng deed of sale, tapos hingin na ninyo yung title, pagkatapos manghinil din kayo ng damages, batay na rin sa suggestion ng attorney cam. Pati na attorney's fees. Diba? Mag-engage kayo ng abogado para dyan eh. Dos Kumpanieras. Gayahin nyo po ang kaso ng Casa Filipina Development Corporation versus Deputy Executive Secretary, although 1992 case pa ito, attorney cam, pero na-award na ito ng damages and attorney's fees. Yan. Next, attorney cam. Ito naman, ma'am, walang kinalaman sa condominium, pero sabi niya, tama po ba na kinukuha ng mga security guard yung mga driver's license kapag pupunta po sa kaibigan namin na nakatira sa condominium unit. Okay. Ito pong pagkuha ng driver's license ay ipinagbabawal po, no, under sa Republic Act 4136. Ang tangi lang po na may kakayahan na kunin at kumpisahin ng mga driver's license by ang LTO at saka yung mga deputized nila. Duly deputized nila. So yung mga security guards po subdivision, hindi po sila pwede magkuha kahit temporary lang nung inyong driver's license. Ang mas maigi po bigay po kayo ng mga ibang IDs ID na hindi. Kasi ang minamandato po ng batas na yung driver's license ninyo ay laging nasa posisyon ninyo habang kayo nagmamaneho. Tama. Pwede lang mahiwalay sa inyo ang driver's license ninyo kung hindi naman kayo nagmamaneho. Diba? Yun. Yan din ang mali, attorney cam, ng ating mga homeowners, ng mga security guards. Yes. So dapat i-orient yung mga nasa yung mga homeowners security, i-orient po ninyo. So hindi lang po condominium, sa mga subdivisions, yes, kung saan lugar po pupunta. Okay. Dos Kumpanieras. Ito, attorney cam, yung tungkol po sa foreclosed properties na binilo at sinalo ng iba. Eh may mga naiiwan po na utang sa dues tsaka bills ang dating owner. Tapos pinapasalo po sa bagong bumili. May batas po ba dito ang Homeowners Association, ang DHSUD? Ayan. Kasi ito, attorney Kay, may nabatay na ito sa inyong pag-uusap noong nagbenta. Diba? Kung sinong nagbenta, yun dapat ang kausap. Kaya dapat kayo bahagi ng inyong due diligence. O, kumusta? Ano yung last payment mo? No? Merong anong latest statement of account mula sa Homeowners Association? Pangalawa, yung pati yung pagbabayad ng amilyar, nasaan yung latest payment mo ng amilyar? No? So, dapat po kayo, hindi kailangang magkaroon ng batas para mag-exercise kayo ng due diligence. In fact, kayo pong buyer, obligation po ninyo ito sa inyong sarili para makaiwas kayo sa mga ganitong burden na ina-assume ninyo kapag ka bumili kayo. Although kung sinabi nung nagkaroon ng misrepresentation ng seller sa inyo, ay dapat, no, pwede ninyo siyang singilin. Pero in the meantime, habang hindi kayo nakakasingil, kailangan niyong bayaran because kayo magsasuffer. Kapag ka sa condo, attorney kang puputulan ka ng kuryente, puputulan ka ng tubig, ano pa ba ang pwedeng mangyari sa inyo? Yun magiging problema mo. Dos Kumpanieras. Next, attorney cam. Kung nakabili po kami ng property tulad po ng condominium, sa amin na po ba dapat nakapangalan ng titulo at kami na po ba ang may-ari noon? Okay. Depende po yan, ha. Kung nakabili po kayo ng property na condominium na binilihan nyo ng one time, big time, no? Talagang pagadong-pagado na. Mayaman si papa. Wow! Si mama. Yes, ayan. Pero kung halimbawa po, ang inisyo po sa inyo ay contract to sell, at halimbawa po ay kayo po ay, of course, pag contract to sell, nag-ano na po kayo doon, nakikitira na po kayo, hindi pa po kayo ang may-ari doon. Unless otherwise, nabayaran nyo po siya, naging pagado po kayo, that's the time po na maililipat yung ownership sa inyo. Yan. So, depende po kung ito ay nakakondisyon, yes, sa pagpagpagado or pagpo-full payment at saka, yes, mag-execute ng deed of absolute sale. Yan. Okay. Si ito yung magandang gabi daw kay Andy Arteaga Santisas, binabati niya si Prince JM Rivera. Magandang gabi sa inyo, Lugutiay. Nabati mo na si Lugutiares. Pero sino pa ba ito? Si Saldi Santa Ana, gayon din si Fritz Capuan, Nonito Marinas, and of course, Samuel Murillo. Sabi ni Samuel, may mga questions siya pero walang kinalaman sa ating talakayan tonight. Si Henry Escalante Dolohan, dyan sa Botolan, Zambales. Magandang gabi po sa inyo. Attorney Cam, sino ba yung question? Randy Arteaga Santisas. Oh, binati ko yan. Ayan, binasa ko. Ayan. Attorney Cam, sino bang magtatanong? Ikaw na, Panyera. Okay. Parang ako yata yung nagtanong.
Ako banyera. Ako yung nagtanong yung tungkol sa ano. Saan? Tungkol doon sa... doon sa ano, ina-assume ng mga balance sa homeowners. Wala pa si... banyera. Assume balance? Hindi, yung ina-assume ng mga balance sa homeowners association. Mm-hmm. Anyway, eto, question lang po, bakit sa condo namin, aside sa real property tax sa common area, meron po mga insurance sa common area na every month binabayaran. Bakit insurance ay every month? Mm-hmm. Hindi naman, baka linawin nyo, baka ito naman ay, you know, may mga expenses bukas sa pag-maintain ng common area. Pero kung insurance po, tingnan nyo kasi, hindi naman yun every month binabayaran. Baka hinati-hati, di ba, yung premium. Alamin nyo po yung premium. Kasi kung kayo nang may-ari niyan, eh may karapatan kayong malaman. Dahil part owner kayo niyan, di ba? Ito, meron pang question. Bakit po, Attorney Cam, tsaka Attorney Rina, every year tumataas po ang mga association dues sa mga sa mga condominium? Okay, ganito po, no? Kapag may mga annual meeting po na... Mag-attend kayo. Ayan, mag-attend po kayo mga homeowners kasi nagkakaroon po ng botohan po dyan. Hindi naman basta-basta tinataas yan. May mga proxy voting kasi. Ayan. Mga substitute, inu-authorize kung sino-sino. Oo. So, kailangan importante po yan para malaman po ninyo. Kaya yung problema, Attorney Cam, kapag ka yung developer pa din ang nagmamanage, nagmumunini si developer. Bakit? Kasi hindi kayo umaattend ng meeting. Yun. O tapos, mag-i-issue by papipirmahan sa inyo, siya na lang ang proxy ko. Siya yung boboto. Syempre, ang boto noon, hindi pabor sa inyo, pabor sa developer. Yes. O, diba? Di lugi kayo. Correct. Kaya po, napakamamahal po. Yearly, dumataas ang association juice. Pa, grabe. Binaig mo pang nagre-renta, Attorney Cam. Grabe diba? Talaga. Yan ang masasabi ko. Oo. Sayang. Ngayon nyo lang ito naging topic. Kumukuha kasi ako ng condo sa Azure Urban Resort sa Paranaque. Oy, hi. Magandang gabi sa'yo. Dos Kumpanieras. Okay. Next, Attorney Cam. Wala na tayong oras. Yung mga habuli nating binabate, magandang gabi, ngoyong Montes. Ay, yung sarap ng ngoyong dyan sa Cebu. Ay, yung malapit naman. Malapit dyan sa San Jose Recoletos, the best ngoyong. Yung, alam mo ba yung ngoyong? Ngoyong, hindi. Yung parang ano, Carly Acelo, ano nga ba yung ngoyong? Yung parang lumpia na local ng Cebu. Sarap sana. May problema ako. Wala lang akong pambiling kondo. hindi na yung problema. Namin. Anyway, Ati Lily Baradi, magandang gabi. Tia Patring, and of course, Saloy and Weng, magandang gabi sa inyo dyan sa Bikas-Bikas Benavis na Marinduque. Si Miss Tess, happy birthday sa iyo. And mga taga-legal, magandang gabi sa inyo. Yan. Sa bossing. Oo, may session na kasi, Attorney Cam. Anyway, hanggang bukas po, nakasama po ninyo ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam po, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pero bago yung habo lang natin, panyara yung Aliwan Fiesta. Yes. Apat na taon po ang lumipas ngayon. Magbabalik na po ang Aliwan Fiesta, the Philippines' grandest fiesta mula July 13 to 15 sa CCP Complex, Manila. Yes, and of course, ang Aliwan Fiesta po ay isang malawakang fiesta na nagbubuklod sa iba't ibang kampyong mananayaw mula sa kilalang mga fiesta sa mga lalawigan. Kaya may pagkakataon na tayong ipagyabang pong muli ang fiesta natin, ha? Isali dapat ng lalawigan natin ang pinakamagagaling nilang street dancers. Yes, at dapat ipagmalaki rin natin ang mga napakasarap na mga local delicacies sa food bazaar. At baka ito na rin po ang taon ng ang kababayan natin, manalo bilang reyna ng Aliwan. Ipapatong ko sa inyo. Makipiesta na po tayo dito sa Aliwan Fiesta. Visit Aliwan Fiesta FB page para sa mga detalye. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanieras.